Kakapasok lang, grabe to, sumingaw ang galit, VP Sara, matinding pasabog, Senrisa at Tulfo nagulantang. Ayan, no? Etong balitang ito, itong videong ito ay nagmula kay Banat News Updates. At syempre, ilalagay natin ang kanyang link, yung kanyang channel. Sa mga hindi mga nakakabisita, bisita na po kayo kay Banat News Updates. At eto ang inyong lingkod na si BT, no? Na taga-reaksyon at komento. So huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok? Kay BP Sara, no? Si Sir Balong. Alam niyo po, lahat ng bintang talaga sa mga Duterte, ano yung mga malalabo? Walang, inuulit-ulit lang nila, mukha ni Tulfo, si BP Sara, tapos may nakalagay doon, ghost student. Ano po ba talaga yung issue sa ghost student? Ghost ano student? Po? Hindi nyo ba na po na ang bintang sa kanya sa confidential fund? Ginastos mo ang confidential fund. Ha? Natural. Natural gagastosin yung confidential fund. Bakit hindi mo gagastosin? Eh, budget mo yan. Parang kalokohan naman ngayon yun. Binibintay, BP Sara, ginastos mo yung confidential fund. Eh, natural. Tama naman si Sir Badu. Siyempre, gagastosin yun. Kaya nga pondo eh. Ang tanong, saan dinala? Alam nyo naman, nakita nyo naman siguro kung saan dinala. Ang hindi lang kasi dito matanggap kung bakit sa tama dinala. Hindi dinala sa pagsa-shopping. Kaya nga dapat pag si VP Sara ay makakahawak ng pondo, dapat mag-shopping na lang siya para wala talagang maibato tong mga to eh. Kasi kapag sa kapwa mo gagamitin, di ba? Para sa ikaayos ng bansa, di ba? Wala, ayaw eh. Ang dami nilang reklamo. Oh, di ba? Pero yung mga dating mga malalakas mga uraks, hindi nila sinisita yun. Oh, pero eto na alam naman nila kung saan ginagamit. Nararamdaman naman. No, yung pinaggagamitan ng pondo ngayon. Oh, ayaw naman nila. Nasabihin, nangungurakot ka kahit tama naman ginawa mo. Baliktad na talaga ang mundo ngayon eh. Kita mo, katulad ngayon, ang araw-araw umuulan. Oh, baliktad na. Ngayon si Pulong, ano bintang? may budget sa Davao, ha? Ang DPWH. Ha? Bawal ba magkaroon ng budget na 51 billion ng Davao City? Di ba nga dyan, nagkakaroon ng budget eh. Hindi mo naman nila pinagbibintangan na binulsa, hindi naman nila pinagbibintangan na meron talaga. Pero inuulit-ulit nila, ang maganda lang, wala nang naniniwala sa inyo. Sasabihin, corrupt talaga si Sara Duterte kasi may ghost student. Ipaliwanag nyo nga sa amin muna yung ghost student. At paano nagkapera dyan si Sara Duterte? Sige nga. Ghost student. Ipaliwanag nyo nga. Hindi na po ubra yung mga banat nyo noon. Kung nakalusot kayo na, dami na confidential fund ka pa, ipaliwanag mo nga kung bakit mo hindi ninakaw yan. Hindi na po kami papayag. Pagbibintangan nyo si Sara Duterte na kumita dyan sa ghost student, ipaliwanag nyo muna sa amin. Paano kumita dyan? Ano ibig sabihin ng ghost student? Paano kumita yung DepEd Secretary dyan? Ganun na ngayon. Utot nyo. Makakalusot kayo minsan. Hindi dami nila naiisip na ghost student naman ngayon. Palagi. Gusto nyo pagbintangan si Pulong na may budget? Ninakaw ba ni Pulong? Wala naman kayong masabing ninakaw. Uy, kung hindi ninakaw, ano ngayon? Tsaka bakit ba? Masama bang magkaroon ng budget ang si Pulong Duterte tsaka si VP Sara? Parang ano gusto nyong mangyari? Kapag meron silang gustong gawin o ipang-ayos ng mga ano, gusto nyo sariling pera na lang gagastusin? Eh, di na kami magbabayad ng buwis kung ganun lang. O, di ba? Kumukontra kayo doon sa mga tao na alam nyo na gagamitin sa maayos yung pondo. Pero kapag hindi ginagamit sa maayos, is nakasiper kayo. Ganun lang yun eh. Ano ngayon? Kung may budget, bawal bang magka-budget yung isang lugar? O wag munang Davao. Yung isang lugar ba sa Pilipinas, bawal magka-budget? Lalo na kung inaprubahan ng Kongreso? Budget po ng DPWH yun. DPWH, Public Works and Highway. Ito naman, DepEd. Ah, may issue na naman sa DepEd. May ghost student. Ano ibig sabihin yan? Ghost student. Ayoko kayong bigyan ng ano. Kayo na lang magpaliwanag sa mga tao. Sawa na kami sa kapapaliwanag.
kung may binintang kayo, ipaliwanag nyo paano nagkaroon ng issue nung confidential fund. Hirap na hirap pa kami magpaliwanag. Ito kasi ang pinagagamitan ng confidential fund para maiiwas yung mga estudyante natin, rekrutin ng mga NPA, etc. Ngayon, di na kami magpapaliwanag. Kayo magpaliwanag. Ano issue sa ghost employee, ay ghost student? Sige, ipaliwanag nyo. Paano kumita si Sara Duterte dyan? Sa ambang ko nilagay? Ilang mansyon ang nagpatayo? Eh, paulit-ulit kayo. Eh, siguro yung ano, yung basahan, yung Louis Vuitton. Oh, baka sinasabi nila, yan yung kinita doon sa ghost student. May ghost employee, may ghost student. Ang dami nilang nalalaman, no? Ang dami nyo. Kapag kayo talaga, gusto nyo talagang gisahin yung tao kung gusto nyo talagang banatan ng banatan. Kung wala na kayong maiba na talaga kung ano nilang iisipin, no? Yung mga kathang isip na lang, ghost student. Oh, sunod niyang ghost maid. Diba? Tapos kurakot. May Louis Vuitton kasi nabasahan niyan. Ganyan. Jesus, Mari Josep. Sa tulpo ba apelyido nyo? Na pag nagbintang ang pag kayo nagbintang, ang magpapaliwanag yung pinagbintangan, paliwanag mong hindi ka kurap. Kaya mahirap pong maging presidente yan si Tulpo. Magbibintang siya, tapos ang pinagbibintangan niya magpapaliwanag. Teka, balik tayo ron. Napaliwanag na. Minsan kasi nagpapaliwanag, hindi niya binibigyan ng pagkakataon magpaliwanag eh. Nagsasalita pero babarahin niya agad. parang huwag ka nang wala ka magsalita. Parang guilty pa rin kasi ako pag kinakausap niya ako. Parang gano'n kasi si Idol Rappi. Naipaliwanag na ba nung ano kung bakit hindi sila crap? O hindi na rin pinalo up? Alam niyo, tigilan niyo ng kalokohan, Tulpo style na yan, no? Magbintang kayo, patunayan nyo. Puta, ghost student. Ano yan? O sige, may 12,000 daw na ghost student. Paano kumita si Sara dyan? Baka mamaya gumawa sila ng mga ghost na nai-edit na ngayon yun, di ba? Tapos nasa likod ni BP Sara yung mga ghost student. Puro mga nakaputi. Tapos lumulutang, walang paa. Ghost student niya. Ay, nako. Ganun lang yan. Mga pa-ek-ek ninyo. Punta tayo rito kay Entiveros. Alam nyo, Entiveros, nakita mo yung ginagawa mo, dalawang araw na malalaking rally. Sa tingin mo yung mga tagpo ng rally na yan, dito lang yan sa Pilipinas. Ay, malaki pala mga rally. Ay, pinagre-resign si Entiveros. Ay, merong malawakang corruption daw. Panay placard. Yun yung pagkakaiba ng organize. Organize talaga. Yung tipong pinangarap mo, no, na isipin mo na si Kibuloy, kasuhan mo, tutukan mo kasi may mga ginawang ganyan na binibintang kay Kibuloy, is inisip mo, ah, babango pangalan ko dito pag napakulong ko. Ito yung mga Duterte, nangungura ko to, kaya papakulong ko to. Kaso nga lang, baliktad yung nangyari. Ikaw pa yung lumabas na masama. Sila yung lumabas na mabuti. Eh kasi naman ikaw eh. Kumbaga, may kasabihan na, you mess with the wrong guys. Maniwala na naman kay Ninyo. Yan na naman, no? Source nyo na naman pala si Ninyo sa bayaran. No? Naawa ko sa inyong mga vlogger ng ni Tambaluslos at ni BBM. Nung si Ninyo po ay DDS pa. Nung si Ninyo po ay supporter pa ni Duterte. Hindi po namin ginagawang source ninyo. Ibig sabihin, ganun po kababaw yung inyong mga pinagkukunan ng balita. Sininyo na ang source ninyo. Yan, kumakalat na naman, bayaran daw yun. Naroon ako sa rally. No? Yung bayaran, hindi mo mapapasayaw ng ganun. Alam nyo po, unnecessary itong ginagawa nyong kaguluhan sa Pilipinas. Dalawang araw, malalaking rally. Hindi lang po yung mga nag-rally, yung naka, ano yan. Ang nakapanood po ng mga speeches ni Panelo, ni Badoy, ni Eric, ni sino yan? Si Roque. Mas marami pa pong nanood nung kinocover ko yung rally, yung hindi ako nagsasalita, yung sila lang nakatutok lang ako. Ibig sabihin, marami po nakapakinig ng mga pinagsasabiron. Daan-daan libo po yung na-impluensya. Yun po bang mga nanood ng rally?
sa YouTube, ayaw nyo na. Diba, ang tanong nyo sa amin, kailan ang susunod na rally? Sabik po, umaatin po yung mga tao ngayon virtually. Yun yung hindi nyo nasasakyan na ginagawa ng pag-ikot na maisog. Oo, sasabihin ko na sa inyo, magugulantang na lang kayo. Nakakaikot po ang maisog yung mga Duterte prayer rally. Bukod pa to kay Kikibuloy, ha? Ibang grupo tong Kikibuloy, exclusive to kay Kibuloy to, SMNI at Kibuloy. Yan yung mga miyembro ng Kingdom. Kasi kumbaga habang sinisindihan nila yung issue sa mga Duterte, habang ginaganyan nila, is mas lalong nagliliyab yung mga tao. 'Di ba? Mas lalong umiinit ang pagtanggap nila sa mga Duterte dahil sa nangyayaring 'yan. Okay lang sana yung mga kumokontra, yung mga bumabanat sa Duterte. Okay lang sana kung hindi naramdaman ng mga tao ang naging pamamalakad ng mga Duterte dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Davao. No, kung hindi nila naramdaman, kung baguhan lang sila, siguro maaaring maniwala yung mga tao na ibinibintang sa mga Duterte ay tama. Kaso nga lang, sa tagal na nila, dyan pa lang sa Davao, is hindi mo na mako-convince ang mga tao sa Davao na merong ginagawang anomalya o hindi maganda ang mga Duterte. Although, sige, may ganun silang ugali na pinapakita na medyo magaspang si FARRD magsalita, medyo talagang parang salitang kanto, ganun siya. Ganun talaga siya eh. Pinapakita niya yung tunay niyang pagkatao. Kaya mas maganda sa isang politiko yung pinapakita mo yung tunay na ikaw kaysa yung tinatago mo yung tunay mong pagkatao. Si VP Sara, nakita naman natin, matapang, nananapak talaga ng sheriff. Diba? Hindi yun naging kasiraan sa kanya na sasabihin, yan, si Sara Duterte, nananapak ng sheriff yan. Bakit siya nanapak ng sheriff? Kasi may pinaglaban siyang karapatan. Diba? Alam ng mga tao kung ano ang ginawa ng mga Duterte. Naramdaman nila. Kaya hindi sila, kumbaga, sarado ang pandinig at isip nila doon sa mga ibinibintang sa mga Duterte. Kasi mismong sila, naramdaman nila ang naging pamamalakad ng Duterte nung sila ay nakaupo pa bilang presidente si Tatay Digong, bilang mayor si Sara Duterte, 'di ba? Mayor si Tatay Digong sa Davao, naramdaman nila 'yun eh. Kasi kung talagang meron silang ginawang hindi maganda, unang-unang magre-react diyan laban sa mga Duterte eh ang mga taga Davao. Ang pangalawa, yung pinamunuan ni FARRD bilang presidente, hindi eh, ang taong bayan ay inaakap siya. Sino lang ba ang mga taong nagagalit kay FPRID kundi yung mga alitapta na kapaikot-ikot na lumilipad-lipad ng mapayapa? Diba? Sila-sila lang din. Pero ang taong bayan, ang sinisigaw, inaakap ay mga Duterte. Nakikita naman na atin eh. No? Kahit hindi na ako magsalita, alam naman marami din namang nakakaalam. Magugulantang na lang kayo, nakaikot na po yung maisog sa buong Pilipinas. Ang sinasabi nyo pa rin, ay onti lang dumalo. Parami ng parami ang nanonood sa YouTube. Parami ng parami ang nakakakita na merong prayer rally. Anong sinasagot nyo? Ay onti lang. Kasi kinukumpara nila dun sa mga people power, kinukumpara nila dun sa mga political rally na naganap noong 2022. Huwag kayong mag-alala, palaki ng palaki yan. Kala nyo ba EDSA Revolution, isang rally lang yon? Hindi. Palaki ng palaki yon. Hanggang mag-culminate yun sa EDSA Revolution. Mula 1983. Ganun po yung EDSA Revolution na ganap. Pero sa akin, hindi ko iniisip na nagtatablahan pa ang Marcos tsaka ang Duterte. Kasi wala talagang salitang nadidinig kay PBBM laban kay VP Sara. At wala din ako nadidinig na salita laban kay PBBM na galing kay VP Sara. Kaya ako is, alam kong okay pa rin yung sitwasyon. Everything is under control. Talagang sa mga alitap-tap lang talaga nang gagaling ang problema. Kaya lalo lumalaki yan. Malay natin, hindi pa naman tamang panahon ngayon eh. Balay mo, di ba? Endorso ni PBBM si VP Sara bigla. Magulantang lahat. May plano pala sila. Ewan natin, no? 'Di ba?
hindi natin alam ang mangyayari sa susunod na kabanata. Hindi natin alam. Malay natin kung ano ang mangyayari dyan. Yun ang aabangan natin habang papalapit ng mga eleksyon. Siguro, nagkaroon ng kanya-kanyang kaha sa Senado, magkakaroon ng sila Sandro Marcos ng sariling kaha ng mga senador, ang mga Duterte magkakaroon ng kaha na sarili nila, no? Pero matagal pa yung 2028 at tinutumbok natin din diyan yung 2028. Ano ang mangyayari pagdating doon? Pero kung malalaman natin na magsalita si PBBM nang hindi maganda kay VP Sara, at si VP Sara ay magsalita din na hindi maganda kay PBBM, doon na. Yun na talaga ang pinaka-end ng lahat. No? Pero sa ngayon is hindi ko pa naiisip na ganun . Dahil wala pang nangyayaring ganun sa kanilang dalawa. Nananatili pa rin sila sa ganyan na nagkakaisa pa rin kahit papaano. Naunti-unti yan. Correct. Parami ng parami engagement. Para saan yang... sige, iba na yung maisog. Dito tayo kay ano... Okay lang maisog . Alam na natin yan. Nag-aabang na po yung bawat region. Maisog. Ang susunod nga po pala ngayong March. Sa ano na? Sa Baraswain Church sa Bulacan. Yung mga malapit sa Bulacan, magkita-kita tayo dyan. Okay. Ano ba yung ibig ko sabihin? Yung... Minsan... Hindi mo na alam yung purpose. Bakit sila nag-iimbestiga sa Senado? Gusto mo sumikat? Bakit? Kasi dapat magkaroon ng rules ng Senado na iba yung investigation for in aid of legislation tsaka investigation ng criminal act na nap. Kasi ang nangyari po, nagiging investigador, wala po kung ano, no? In general po. Gusto nyo maging criminal investigation mga polis. Gusto nyo po maging polis. Gusto nyo maging prosecutor. Gusto nyo... Hindi nyo po trabaho yun. Sinasakop na nga nila. Ang pangunahing... Tanggalin na lang nila yung DOJ. Tanggalin na lang nila yung korte. Tapos dyan na lang lahat itambak yung kaso sa Senado. Sakit ng ulo niya. Tatakin mo. Tapos yung mustisyang nakaganon, yung nakaganyan. Ilagay na lang nila dyan. Di ba? Parang ginagawa niyo walang silbi kasi yung korte dito sa atin. Kahit yung trabaho sa Senado, hindi po yung litisin yung mga katulad ni Kibo. Alimbawa ngayon, mayroon ng DOJ, sinabi na sasampahan na nila ng reklamo. Hindi ba ang pinakamaganda mong dapat gawin, Senator Reyes Hontiveros, para matigil na tong malalaking rally ng tropa ni Kibuloy? Sa Metro Manila pa lang yan. Hindi ba nararapat nyo gawin? Sum up nyo na. Gumawa na kayo ng report. O dahil may nakasampa ng kaso ang DOJ, eto po, irerekomenda na namin sa DOJ. Kasi mape-preempt nyo na . Mape-preempt nyo na yung investigasyon, magdodoble lang po ang trabaho. Yun na nga. Unnecessary na mga nagkikreate kayo ng mga rally. Ano pa yung mga unnecessary? Yan cha-cha. Alam nyo, ang dami pong tumututol sa cha-cha. Ang dami pong tumututol sa People's Initiative. Yang maisug, yang prayer rally na nagsimula sa Davao na punta sa Cebu, mainly ang tinututulan po niyan, yung People's Initiative. Tignan nyo po yung panawagan. Baka naman palansin nyo lang yan na kunwari si Kibuloy tinututukan nyo. Pero baka mamaya para makalimutan lang yung issue ng PI. Lagot ah. Davaoenos are not for sale. Cebuanos are not for sale. Yan po yung reaction ng mga mamamayan dyan po sa ginawa ninyong People's Initiative. Unnecessary. Nag-create kayo ng mga kilos protesta. Kung kayo yung nasa pamunuan, imagine, makikita nyo yan . Wala po nagrarally na ganyang kalalaki until na kayo nag-People's Initiative. Kasi lantaran, grabe. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Banat News Updates. At syempre nato ngayon natin ang boses na yun na kay Sir Badong Arratles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol sa video ito na binigyan natin ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.